Dear DJ Bono, magandang hapon po sa lahat. Ako po si Lumine. Nagtapos po ako ng kursong BSIT sa CSU Carig noong taong 2007. Hindi na naka-attend si Arvin noon sa graduation ko dahil nag-flight na siya papuntang Dubai upang magtrabaho sa isang hotel doon. HRM ang tinapos ni Arvin at siya ang boyfriend ko noon pang second year college ako. Fourth year na siya noon nang maging kami pero sa CCT siya nagtapos. Ang pag-alis ni Arvin ang dahilan kung bakit hindi lubos ang saya noong graduation ko. Hindi lang dahil sa tuluyan na siyang mapapalayo sa akin, kundi dahil nasa Dubai din kasi ang babaeng itinuring kong karibal sa puso ni Arvin. Siya si Tyra. Maganda ang mukha at pangangatawan ni Tyra, ngunit kulang siya sa talino, kaya nga domestic helper ang nakuha niyang trabaho sa Dubai. Pero kung pagmamasdan mo ang mga litrato ni Tyra sa kanyang Facebook account, hindi mo sasabihing DH lamang siya doon. Maporma siya at magaling pumose sa mga litrato niya. Mas iisipin mong isa siyang fashion model kaysa katulong ng Arabo. Maganda si Tyra at kahit hindi sabihin ni Arvin sa akin, ay alam kong magkikita at magkikita sila ni Tyra sa Dubai. Ayaw ko mang isipin ang magselos at magduda, ay nararamdaman ko naman talaga yun sa puso ko. Third year college ako nung ako ang piliin ni Arvin at hiniwalayan niya na ng tuluyan si Tyra. Mas maganda at mas sexy si Tyra kesa sa akin, kaya naman alam kong nainsulto ng sobra si Tyra dahil ako nga ang pinili ni Arvin. Magkakababayan kaming tatlo, pero magkaiba kami ng barangay. Katabi ng barangay namin ang barangay ni Natayra, samantalang ang kina Arvin ay sa sentro. Kami ni Tyra ay sa iisang school nagtapos nung high school. Magka-batch din kami at unang pagkakataong makita ko si Arvin ay magkasama sila ni Tyra sa bayan. Pista ng bayan noon. Nakasalubong namin sila sa park at napatiting sa akin si Arvin noon at saka ngumiti. Hindi ako ngumiti dahil nakatingin din sa akin si Tyra. Hindi kami magkakilala personally ni Tyra, pero kilala ko siya kasi madalas siyang sumali sa mga beauty contest sa school at madalas siyang ma-runner-up lang dahil nga sa kulang siya sa talino. Laging bumabagsak sa question and answer portion. Ilang beses ko pang nakita si Arvin sa bayan hanggang sa noong bagong sampa ako dyan sa Tugigaraw ng college na ako. Bigla na lang dumaan si Arvin sa harapan namin. Naka-shorts lang siya. Nung gumabi, natanaw namin siya sa katabing boarding house. Yun pala, neighbors kami. Third year na si Arvin noon at ako'y first year pa lamang. Pero nung manligaw siya, unang tinanong ko sa kanya ay kung hindi na sila ni Tyra. Ang sagot naman niya, "Manliligaw ba naman ako sa iyo kung may girlfriend ako?" Napatitig ako sa gwapong mukha ni Arvin noon. Nakaramdam ako ng tiwala sa kanya at hindi nagtagal, nung ako'y second year na, sinagot ko na siya. Sina Belia, Christy at Mona ang mga ka-boardmate ko o mga ka-roommate ko sa boarding house noon. Sila ay may kanya-kanyang boyfriend na noon at masyado silang liberated. Madalas kong marinig mga kwentuhan nila tungkol sa pakikipagtalik nila sa mga boyfriends nila. Madalas silang magbiro. Si Mona, "Ay, huwag kayong maingay, may batang nakikinig." Ako ang pinarurunggitan niya ng ganon kahit na halos magkakaedad lang naman kami. May nagawa ang pagiging liberated ng mga ka-roommate ko kung bakit naibigay ko na rin ang sarili ko kay Arvin ng fourth year na kami. Isa pa, madalas niya akong biruin noon kapag kinukulit niya ako. Kapag di ko daw siya pinagbigyan, baka daw matukso siya sa iba.
Sabi ko naman, edi matukso ka lang. Bibreak naman kita. Sabi ko, pero ang totoo, ayaw ko siyang mawala sa akin. Kasi mahal ko na siya. Kaso isang araw, kinumpronta ko siya kasi madalas siyang busy sa pagdetext. Tinanong ko kung sino ang katext niya. Barkada daw niya, sabi niya. Pero nang magkaroon ako ng pagkakataong mahawakan ang cellphone niya, nabasa ko ang mga messages mula sa isang tao na ang pangalan sa phone book niya ay XT, letter X at letter T. Binasa ko din ang mga sent messages niya. Doon ko nalaman na si Tyra ang katext niya. Kinumpronta ko siya at umamin naman siya na si Tyra ngayon, pero sabi niya ay friend na lang daw sila. Friend na lang daw ang turing niya kay Tyra. Pero si Tyra daw ay nagpaparamdam ng higit pa sa friends. So inaway ko siya. Masyado yatang masasakit ang mga nasabi ko sa kanya noon kaya nag-walk out siya. Ilang araw na hindi niya ako kinakausap o tinitext. Nahirapan ako at nagsisi kaya ako ang unang nakipagbate. Noon na rin siya humirit sa gusto niya na ang kinin ako. Handa ko na siyang pagbigyan noon pero pinagpangako ko siya na kahit anong mangyari, hindi niya ako iiwan. Nangako nga siya, kaya pinagbigyan ko na. Naramdaman ko naman na mas naging malambing at mapagmahal si Arvin mula nung ibigay ko ang sarili ko sa kanya, lalo na nung nagtatrabaho na siya. Tuwing sweldo niya, kumakain kami sa labas at kung ano-ano ang mga niriregalo niya sa akin kahit na wala namang okasyon. Kaya lang alam ko na nakikipag-ugnayan pa rin siya kay Tyra at yun ang nakakasakit sa aking damdamin. May isang pagkakataon kasi nung 4th year college na ako, magkasama kami ni Arvin sa plaza ng Tugigaraw nang makasalubong namin si Tyra. Kahit tamis ng ngiti at pagbati ni Tyra, samantalang si Arvin halatang alumpihit at hindi komportable. Nung panahong yon ay nagtatrabaho na rin si Tyra at base sa kanyang uniform, magkabatch lang kami ni Tyra at alam kong hindi siya nagpatuloy ng pag-aaral. Hanggang sa ako mismo ang nakakita sa kanila nung araw na sabi ni Arvin ay nag-aayos daw siya ng NBI at passport niya. Nakasakay naman ako ng tricycle noon galing ng sentro papuntang CSU Carig. Nakita ko sila sa waiting shed malapit sa CHED. Magkasama sila. Agad kong tinext si Arvin noon habang malakas ang kabog ng dibdib ko at nerbiyos. Ang sabi niya nagkataon lang daw na nagkita sila ni Tyra dahil nag-aayos din daw si Tyra ng papers niya papuntang abroad. Hindi na ako nakipagtalo pa noon pero hindi na alis ang duda ko na may namamagitan pa rin talaga sa kanila. Hanggang sa nalaman kong nakaalis na si Tyra papuntang Dubai noong buwan ng Nobyembre. Buwan ng January, naisipan kong isearch ang Facebook ni Tyra. Noon ko nakita ang kanyang mas bumonggang personalidad at sa mga friends ni Tyra sa Facebook. Kabilang si Arvin. Isa sa mga picture ni Tyra, marami ang comments. Isa si Arvin sa mga nag-comment. Ang sabi ni Arvin, "Wow! Huwag masyadong magpaganda. Baka dumugin ka ng mga Arabo dyan." Ganon ang comment ni Arvin. Sa comment na yon, halata ang undertone ng worry at saka praise. Pag-aalala at papuri. Nasaktan ako at nag-alala. Pero tanggap ko rin, deserving ni Tyra ang papuri dahil talagang lalo pa siyang gumanda at pumorma kahit na DH lamang siya sa Dubai. At yun nga noong sumapit ang graduation ko sa college ay siya namang alis ni Arvin papuntang Dubai din. Masaya na sana ako noon kasi graduation ko nga. Kaso nabahiran yun ng lungkot at kawalan ng katiwasayan sa isip dahil alam kong sa Dubai ay magkikita at magsasama sina Arvin at Tyra. At kung ikaw nasa kalagayan ko, mapapanatag ka ba? Nahirapan akong ipasok sa trabaho ang tinapos kong kurso. Nabakante ako ng 3 buwan after graduation hanggang sa noong dumating ang ate ko galing ng Qatar ay naisipan niyang magbukas ng internet cafe na siyang ipinamahala niya sa akin.
Iilan pa lang kasi ang internet cafe dito sa amin at malapit pa kami sa high school, kaya naman naging maganda ang kita. Noong araw-araw na akong nakakapag-internet ay lalo nang sumasama ang pakiramdam ko kapag nakikita ko ang mga Facebook ni na Arvin at Tyra, lalo na kapag binasa ko ang mga comments. At tanga na lang ako kung hindi pa ako magdududang may namamagitan nga sa kanila. Madalas ko na rin makachat si Arvin noon kapag gabi at panay pa rin ang deny niya tungkol sa kanila ni Tyra. Kung minsan ay nababad trip sa akin si Arvin dahil puro daw ako duda. Wala daw akong tiwala sa kanya. Pero ang pinakaayaw kong sinabi sa akin ni Arvin ay yung nai-insecure daw ako. Ang mga eksaktong salita niya, maghanap ka rin kayo ng matinong trabaho dyan para tumaas ang tingin mo sa sarili mo. Insecurity lang yung nararamdaman mo kay Tyra eh. Ganun ang eksaktong salita ni Arvin sa chat noon. Nabigla ako sa pagkabasa ko nito pero nagawa ko siyang sagutin kaagad. Ang sabi ko naman, ako? May insecure kay Tyra? Katulong ng mga Arabo, kaiingitan ko, hello? Naghintay ako ng reply ni Arvin sa message ko pero biglang nawala ang kulay green na indicator ng ibig sabihin ay offline na siya. Natawa ako nung una dahil bigla siya nag-offline pero kasunod ng tawa ay sakit sa damdamin ko. Pakiramdam ko na insulto mismo si Arvin dahil sa sinabi ko tungkol kay Tyra. At bakit siya ma-insulto? Bakit siya masasaktan? Eh kasi nga, di ba? Mahal niya si Tyra. Yun lang yun. At kalakip din ang damdamin yun ay ang pag-amin ko sa kalooban ko dun sa katotohanan. Insecure nga ba ako kay Tyra? Ang sagot ko, oo. Oo, aminado ako. Insecure nga ako. Noong sumunod na taon, dumating din ang panganay naming kapatid na si Kuya Arlan na galing naman ng Bahrain. At agad ding nagnegosyo ng paggawaan ng steel truss at steel window na siya niyang trabaho sa Bahrain. Kaya lang nabitin ang ipon ni Kuya Arlan kaya hiningi niya sa parents namin na ibenta na ang agricultural land namin sa baryo. Noon kapuso ay nagkapera doon ako ng malaki dahil hinati sa lima ang pinagbentahan ng mga lupain. Nag-iisip na rin ako noon ng negosyo na pwede kong i-investan na ang perang na parte ko sa lupa namin. Kaya lang biglang dumating si Mona na dating kaibigan at ka-boardmate ko at nanghingi siya ng tulong pinansyal dahil malapit na raw siyang mag-flight papuntang Macau. Hindi ko naman sa tinanggihan lalo na kilala ko ang ugali ni Mona. Kahit nung nag-aaral pa kami ay madalas siyang magkulang ng allowance at lagi ko siyang napapahiram ng pera pero binabayaran din niya sa araw na ipinangako niya. So nakaalis nga si Mona papuntang Macau at makaraan lang ng kulang isang buwan ay nakachat ko na rin siya at okay na raw ang estado niya doon. Nangako siyang magbabayad makaraan ng isa pang buwan. Ipapadala lang daw niya sa akin ang pera. Natuwa din ako sa mga litrato ni Mona sa kanyang Facebook. Parang biglang nagbago din ang personality niya, nag-level up. Naisip ko tuloy noon, parang nakaka-improve yata ng personality ang mag-abroad. Ang laki kasi ng pinagbago ng itsura ni Mona. Dati simpleng-simple siya pero nung nasa Macau na, naging fashionista na rin. Nung magka-boardmate kami ni Mona nung college, nakakalabas siya ng bahay ng nakachinelas lang. Pero sa mga pictures niya sa Facebook, naka-boots siya lagi. Iba't ibang boots pa. Ganon din si Tyra. May gustong-gusto akong picture ni Tyra. Yung naka-red blouse na may mga ruffles, tapos naka-shirt, naka-skirt ng black and red na checkered, then naka-black boots din. Ang ganda niyang tingnan. Walang comment si Arvin sa picture na yun ni Tyra pero kasali siya sa mga nag-like. Bitter ulit ako noon kasi sa lahat ng mga pictures ko, lahat ng mga pictures ko sa Facebook, kahit isa walang ni-like si Arvin.
May mga comments siya sa mga pictures ko pero ni minsan hindi siya nag-like. Sa bagay, bakit naman kasi siya magla-like sa mga pictures ko ay wala namang kakaiba sa mga yon. Pero naisip ko rin, siguro kapag nasa abroad na rin ako, baka sakaling i-like na rin ni Arvin ang mga pictures ko. Well, naisip ko lang, anak, ano kaya kung mag-abroad din ako? Well, hindi ko pinangarap ang magtrabaho sa ibang bansa, pero bakit nga ba hindi ko subukan? Total, may pera naman ako. Hindi naman ako hihingi sa parents ko ng pang-abroad ko. Inisip kong mabuti ang bagay na ito, kapuso, hanggang sa mag-desisyon ako. At ang sabi ko sa sarili ko, okay, sige, try ko din. Yung conditioning ng isip ko sa pag-abroad ay hindi masyadong malakas. May takot kasi ako. Paano kung buisit ang amo ko? Paano kung abusuhin ako? Paano kung mahirapan ako at puro sama ng loob ang dadanasin ko doon? Takot ako sa mga ganito kasi hindi ako nasanay. Masyadong naging normal ang pamilya ko at walang masyadong pagsubok sa amin. Naiwasan ko rin ang masaktan nung high school ako dahil hindi naman ako nakipagrelasyon kahit kanino. Masasabi ko nga na naging boring ang buhay ko lalo nang ng high school at medyo nagkaroon lang ng kulay nung college nga ako dahil kay Arvin. Guwapo si Arvin, kapuso. Pwede talaga siyang pangarapin at aminado ako na pinangarap ko siya mula nung unang pagkakataong makita ko siya sa bayan na magkasama sila ni Tyra noon. Yun din ang unang pagkakataong makaramdam ako ng inggit kay Tyra dahil sa guwapong boyfriend niya. Hindi lang kasi basta guwapo si Arvin eh. Astig pati ang titig at porma at kapag ngumiti siguradong kikiligin ka, tatamaan ka. Kaya nga in love ako ng sobra kay Arvin. Kaya naging sulosa at possessive ako. Kaya ayaw ko siyang maagaw ng iba kahit na mas maganda pa sa akin ang karibal ko. Kahit si Tyra pa. Agad kong inasikaso nga ang NBI at passport ko. Nagawa ko ang dalawang yon sa dalawang araw din. Kailangan ko lang maghintay ng 3 linggo para sa passport. Nakakaramdam ako ng excitement noon at sa paghihintay ng passport ko. Ang plano ko kasi kapag nakuha ko ang passport ko ay bibili ako ng plane ticket at saka ako pupunta ng Macau. Pwede daw ang ganon ayon kay Mona noon. Ganon daw ang ginawa ng mga nakilala niya sa Macau. Kaso 4 araw bago ko makuha ang aking passport ay nag-chat kami ni Arvin sa Facebook. Hindi ko sinasabi sa kanya ang tungkol sa plano kong pag-abroad din. May mga bagong pictures si Arvin noon. Napansin ko ang group picture nila. Sa bandang dulo na bahagi ng picture ay may babae pero hindi buo. Kamay at parte ng palda lang ang nakuha sa picture na yon. Pero yung bracelet na pink sa kamay at yung palda na yon pamilyar sa akin. Si Tyra yon. Tinanong ko si Arvin kung nagkakasama sila ni Tyra sa Dubai. Ang sagot niya, hindi pa. Sinabi kong may nakita akong group picture nila na magkasama sila. Bigla siyang nag-log out. Pero bumalik din kaagad at saka nag-reply. O sige, aminin ko na. Nagsasama kami ni Tyra dito pero may mga kasama kaming iba. Bakit kailangan mo magsinungaling? Tanong ko. Aamin ka lang pala kapag nahuli ka na. Dahil mahirap kang umunawa, Luming. Dahil iba umandar ang utak mo. Ganon ang reply niya. At least tamang andar ng utak ko. Alam ko na may ginagawa kayong milagro dyan ni Tyra. Ay naku, bahala ka kung anong gustong isipin. Masyado ka kasing insecure. Noon pa lang ay inisip ko nang makipag-break kay Arvin pero natakot ako. Sa totoo lang, hindi lang naman ako ang babaeng pinagtataksilan ng boyfriend eh. Kaya kong tanggapin na may iba ang BF ko kahit masakit pero ang isipin na yung hindi na kami, yung wala na kami, yun ang hindi ko kaya. Naisip ko baka nga tama siya. Baka masyado lang akong insecure nga. Baka kailangan kong itaas din ang aking self-esteem. Kailangan ko ring pataasin ang self-confidence ko.
dahil doon na makuha ko ang passport ko ay nagpaalam ako sa parents ko. Sinabi ko magbabakasyon lang ako sa Maynila kasama ang mga kaibigan ko doon. Hindi nila alam na bumili ako ng plane ticket papuntang Macau. Pero bago ako nag-flight ay maganda ang usapan namin ni Mona na sasalubungan niya ako sa airport. Nakahanap na rin daw siya ng titirhan ko habang naghahanap ako ng trabaho. Hindi na raw kasi pwede sa tirahan nila kasi punong-puno na sila. First time kong sumakay ng eroplano noon, kapuso ko at malakas ang kabog ng dibdib ko. Pero nung nasa itaas na, tumanaw ako sa bintana at nakita kong ang mga bagay ay napakaliliit lamang kapag ikaw ay nasa taas na. Noon pa lang ay naramdaman ko na ang pagtaas ng aking self-esteem. May konti na. Yung pakiramdam na parang nakaangat na ako, nagkaroon na ako ng self-confidence at iyon ang kailangan ko. Sa airport pa lang sa Macau ay nagpapalit na ako ng pera, peso to patakas. Gaya ng usapan namin ni Mona ay magta-taxi ako mula airport papuntang San Malo Park at yun naman ang ginawa ko. Sa San Malo Park ay kaagad akong nakita ni Mona na noon ay kamangha-mangha ang kanyang kasuotan. Ibang-iba na talaga ang aura ni Mona. Nag-level up na siya ng sobra-sobra. Kumain kami sa isang restaurant, libre niya. Pagkatapos ay inihatid niya ako sa transient house kung saan ako tutuloy. Anim kami sa kwarto sa transient at puro Pilipina ang mga kasama ko. Lahat sila ay nagsisipaghanap pa rin ng trabaho. Si Maris ang naging mabait sa akin at kinabukasan ay isinama niya ako sa isang agency kung saan ay may natimbrihan siyang naghahanap ng mga trabahador. Minalas kami ni Maris noong araw na yon. Nasa mahigit 300 ang nag-apply ngunit 100 lang ang pinabalik para sa final interview kung saan 30 lang naman ang makukuha. Unang araw pa lang noon ng job hunting ay nahirapan na ako. Matinding tiyaga at pagtitiis ang kailangan sa paghihintay ng pila. Nakakarindi sa totoo lang. Kinagabihan ay sinundo ako ni Mona. Ipapasyal daw niya ako sa putol. Ang putol na tinatawag nila ay yung simbahang katoliko na pangharap na dingding lang ang natira. Tourist attraction yun sa Macau. St. Paul Cathedral yun nung una, noong buo pa matagal na panahon ng nakararaan. Sa putol ay maraming Pinoy, nagja-jamming, nagiinuman at doon ko nakilala ang iba pang mga bagong kaibigan. Kinabukasan ay naghanap ulit kami ni Maris ng trabaho. Naglibot kami sa mga hotels at casinos at mga agency. May isang agency na naghahanap ng mga DH. Hindi ko na yun pinatulan pero si Maris pumila. Desperado na raw siya makapagtrabaho dahil malapit nang mag-expire ang kanyang tourist visa. So iniwanan ko siya sa agency. Naglakad-lakad ako mag-isa. Nang isang lalaki ang bumunot ng isang bagay sa kanyang wallet. Nasa likod niya ako noon at nakita kong may nahulog na pera mula sa wallet ng lalaki na hindi niya napansin. Pinulot ko ang pera at saka ko siya tinawag. "Hey mister, your money fell." Sigaw ko sa kanya kasi inisip kong hindi siya Pinoy kasi matangkad siya. Pero paglingon niya ay nakita ko ang mukha niya. Moreno siya at singkit at cute. "Pera mo nahulog," sabi ko. Ngumiti siya at doon ay nakita ko ang magaganda niyang ngipin. Kasabay ng pagliit lalo ng mga mata niya. Kaya lang napansin kong parang may luha sa mga mata niya noon na mabilis niyang pinunas tsaka tinakpan ng ngiti. "Salamat ha," sagot niya. Nginitian ko siya pero hindi naaalis ang pagtataka sa isipan ko kung bakit kaya siya lumuluha. Hindi ko naman tinanong kasi noon lang kami nagkita. "Naghaharap ka rin ng trabaho?" tanong niya. Tumangwa ako. "May pupuntahan akong recruitment.
Gusto mong sumama? Tanong niya. Oo ba? Yun naman ang hanap ko eh. O sige, sasama kita. Ako nga pala si Darion. Pakilala niya. Lumin. Tawagin mo na lang akong Lumin. Sabi ko. Lumin? Ulit niya sa pangalan ko sabay abot ng palad niya. Pagkatapos na ay masaya kaming naglakad papunta sa sinasabi niyang agency. Napaka-presko ng amoy ng cologne ni Darion. At hindi ko maipaliwanag kung bakit ganun kaagad kagaan ang loob ko sa kanya. Pumila nga kami ni Darion sa agency pero kami ang pinakahuli bago nag-close ang listahan. Ang registration. Ibig sabihin nun ay napakahabang oras na naman ang hihintayin o napakahabang oras na naman ang hintayan na mangyayari. Nakasimangot lahat ng nadatnan namin sa waiting area pero kami ni Darion ay nakangiti. Masaya. Nagtabi kami sa upuan tsaka nagsimulang magkwentuhan pa. Nagulat ako nung sabihin ni Darion na taga-Cagayan siya. Saan sa Cagayan? Mabilis kong tanong. First District, sa Kaosuwagan. Sagot niya. Saan yun? Bakit nakarating ka na ba sa Cagayan de Oro? Tanong niya. Noon ay natawa ko. Cagayan de Oro pala, akala ko Cagayan Valley. Kasunod naman noon ang sunod-sunod na tanong ni Darion tungkol sa Cagayan at sinikap ko namang masagot lahat. Walang tigil kami sa kwentuhan, tanungan, tawanan ng mahina lang naman hanggang sa noong makaramdam kami ng gutom. Sinabi niyang sabay kaming kakain pagkatapos ng interview. Kaso bago palang marating ang pila namin ay sinabing balik na lang kami bukas. Pasado alas 7 ng gabi noong lumabas kami ng agency. Pumasok kami sa pinakamalapit na restaurant at kaagad lumapit ang isang waitress sa amin. Kinuha ang aming order. Ilang sandali pa isa pang nakangiting waitress ang lumapit sa amin. May nahanap na ba kayong trabaho? Tanong niya. Obviously, Pinay din siya. Wala pa nga eh. Si Darion ang sumagot. May dinukot ang babae sa bulsa niya. Isang maliit na piraso ng papel. Address ang nakasulat doon at sa likod ay mayroong signature. Makakatulong sa inyo yan, sabi niya tsaka umalis sa harapan namin. Inabot sa akin ni Darion ang papel ngunit ibinalik ko sa kanya. No, puntahan natin, tanong niya. Oo, maaga pa naman eh, sagot ko. Dahil sa totoo lang, parang ayokong matapos yung araw na yon na maghihiwalay kami. Agad. Ni Darion. Yung tipong kahit saan niya ako isama, sasama ako, ganun. Okay, sige, puntahan natin pagkakain natin. Nakangiting sabi niya. Napakasarap o napakahirap alisin ang tingin sa mukha ni Darion kapag nakangiti siya. Hindi ko maintindihan kapuso pero unang kita pa lang naman ay talagang na-magnet na ako ng kagwapuhan ni Darion. Pinuntahan nga namin ang address sa papel. Kabisado na ni Darion ang Macau dahil pangalawang balik na raw niya. Nung una daw talagang nag-tourist lang sila, pero sa pangalawa ay bumalik na siya at ayon sa kanya ay gusto niya na magtrabaho. Para malibre daw kami ng pamasahe ay nagtungo kami sa pier. Sa pier ay may mga shuttle bus papunta sa mga hotel at casinos. Libre ang sakay. Ganun nga ang ginawa namin. Tapos bumaba kami sa Venetian Macau kung saan malapit daw ang naturang address. Naglakad pa kami hanggang sa marating namin ang lugar. Nagtanong-tanong na lang kami sa mga tao hanggang sa nasa harap na kami ng nasabing building. May nakatambay na dalawang lalaki sa pinto, isang Chinese at isang Pinoy. Ipinakita namin ang maliit na papel sa kanila. Agad nagtanong ang Pinoy. Ilang araw na kayo dito? Sumagot si Darion. Ako tatlo, siya apat. O sige, pasok. Sagot ng lalaking walang kangiti-ngiti. Pumasok nga kami. Pagpasok namin ay pumasok ang lalaki sa isang kwarto. Paglabas niya isang matabang babaeng Chinese ang kasama niya.
mukhang Chinese. Well, akala ko Chinese kasi singkit at napakaputi pero Tagalog pala. Nagpakilala siya. Siya daw si Mama Weng. Ilang minuto siyang nagsalita pagkatapos nun ay nagtanong siya. O ano, papasok kayo o hindi? Nagtingilan kami ni Darion. Ano gusto mo? Tanong niya. Ikaw, gusto mo? Tanong ko naman. Oo, gusto ko. Sagot niya. Sige, di gusto ko rin. Sagot ko. Noon ay tumayo na si Mama Weng. Sinen niya sa niyang lalaki. Sumunod kami sa lalaki. Malawak ang bahay. Ang lalaki ng mga kwarto, salas, dining room, kusina. Kapansin-pansin ang halos buong dingding ang laki ng poster ng mga tao sa wall ng sala sa tsaka dining room. 10 tao ang laman ng poster at namumukhaan ko yung isang babae doon sa poster. Siya yung babae na nagbigay sa amin ng address. Itinuro ko yun kay Darian at sabi niya ay kanina pa raw niya yung napansin. Paglabas namin ay garahe na at mayroong 4 na sasakyan. Sumakay kami dun sa isa. Tinanong ng lalaki na nagpakilalang si Kuya Edgar kung saan kami pupunta. Sinabi ni Daria ng mga transient namin at kabisadong kabisado ni Kuya Edgar ang direksyon at daan. Pagdating ko sa transient, wala si Maris. Agad daw sinundo ng amo niya. Napasok na siyang DH agad-agad. Ako naman ay kinuha ko lahat ng gamit ko. Pagkatapos ay bumalik ako sa sasakyan at kina Darion naman kami nagpunta. Kinuha din lahat ni Darion ng gamit niya sa transient nila. Bumalik kami sa bahay ni Mama Weng. Pareho kaming tahimik ni Dario sa sasakyan. Nawala na ang mga ngiti sa labi namin dahil sa totoo lang may duda sa isip ko. May takot. Kung ako lang siguro mag-isa ang nakausap ni Mama Weng at inimbitang tumira sa kanya, hindi ako papayag. Kaso, kasama ko si Darion. At ewan ko kung bakit ganun kalaki ang tiwala ko kay Darion kahit na bagong kakilala ko lang siya. Pero naisip ko din, hindi lang yun dahil sa tiwala, kundi dahil sa gusto ko talaga siyang makasama pa. At pagpasok namin sa bahay ni Mama Weng, dala ang mga gamit namin, inakay kami ni Kuya Edgar sa isang kwarto kung saan kinuhanan kami ng litrato at kinuha din ang cellphones namin. Pati ang laptop ni Darion kinuha din. Bawal daw ang communication gadget sa bahay. Pagkatapos nun ay lumabas kami papunta naman sa salas kung saan ay nadap na namin ang ilang babae at lalaki. Binati nila kami. Welcome housemates, halos chorus nilang bati. Nagkatinginan kami ni Darion. Isa lang ang tumatak sa isipan ko matapos kong marinig ang salitang housemate. Big Brother House. Lahat ng babae sa iisang kwarto matutulog, ganun ang lalaki din, sa iisang kwarto din. Tulong-tulong sa lahat ng gawain sa bahay ni Mama Weng at may 4 na oras na duty sa trabaho sa lahat, pero hindi yon regular o contracted na trabaho. Parang OJT lang, kapalit ng pagtira sa bahay ni Mama Weng. Noong dumating kami sa bahay ni Mama Weng ay 19 pa lang kami, 20 daw dapat saba ni Mama Weng. Kulang pa ng isang babae. Nung bago kami matulog ay pumasok ang isang matandang babae na naka-makeup at tinawag ako. 5 in the morning, duty ka sa Emperor Palace. Don't be late, sabi niya sa akin. Napawaw ang mga kasama kong babae. Sa kanila ko rin nalaman na ang Emperor Palace pala, hotel and casino, ay pagmamay-ari ni Jackie Chan. Sinikap kong matulog noon. Bawal na kasi lumabas ng kwarto kapag alas 9 na ng gabi. Liban sa mga magjujuti. Naisip ko si Arvin. Oo, naisip ko siya for the first time mula nang nasa Macau na ako. Noon lang siya sumingit sa isipan ko. Naisip ko siya kasi alam kong sa hotel din siya nagtatrabaho sa Dubai at ako man ay magtatrabaho na rin sa hotel. Wala nga lang bayad.
Kiraumagahan alas 4 pa lang ay gumising na ako at nagluto ng almusal. Nadatnan ko ang isang lalaking housemate din na nagluluto rin. Tulungan mo na lang ako. Magluto na lang tayo ng breakfast para sa lahat, sabi niya. Siya si Norwin na ayon sa kanya ay taga Maynila. Marami siyang niluluto. Breakfast nga for everybody. Pagkakain namin ni Norwin ay naligo na kami. Kami ang sabay na magjo-duty ng alas 5 pero sa ibang hotel siya. 15 minutes before 5 ay nagtawag na si Kuya Edgar na driver na siyang naghatid sa amin ni Norwin sa mga trabaho namin. Walang bayad ang mga trabahong yun pero naging excited ako. Lalo na nung pinasuot na rin ako yung ng uniform bilang housekeeper ng hotel ni Jackie Chan. Madali lang ang trabaho. Inimagine ko ang sarili ko na parang si Jennifer Lopez sa kanyang pelikulang Made in Manhattan. Maglilinis lang ng mga kwarto ng mga nag-check out na customers. 3 tao per kwarto. May isang baguhan, ako yun. May trainee at isang datihan na siyang tagamando. Natapos ang 4 na oras ko sa Emperor Bitin. Kasi parang hindi ko man lang na malayang lumakad ang oras. Pagkatapos ng duty gaya ng rule ay pwedeng maghanap ng trabaho. Pagkatapos ng duty, pwedeng lumabas at maghanap ng ma-applyan ng trabaho. Pero kailangang bumalik bago mag-alas 5 ng hapon. Yun ang isa sa mga rule. Naglakad-lagat akong mag-isa noon pero parang may namimiss ako. Si Darion. Ang kulon niya, ang ngiti niya, ang boses niya. At higit sa lahat, yung kasama siyang naglalakad sa lansangan ng Macau. Yun ang namimiss ko kay Darion. Parang nasa Big Brother house nga kami. Ganon ang lagay. Ang pagkakaiba lang ay nakakalabas kami. After the duty sa kanya-kanyang trabaho ay pwedeng maghanap ng trabahong bibigyan ka ng kontrata, kailangang bumalik nga lang ng bahay ni Mama Weng bago mag-alas 5 ng hapon. Ang hindi makakasunod doon at iba pang rules mapaparusahan o kaya ay mapapalabas ng bahay. Malaking tulong ang bahay ni Mama Weng. Libre ang transient pati pagkain at ang pagkain hindi basta-basta. Kumpleto ang groceries, karnes, dagulay, wala kang masasabi sa supply. Kami-kami nga lang magluluto at bahagi yun ng mga tasks namin. 20 days lamang kapuso. Sa bahay ni Mama Weng. Yan ay bago mag 30 days yung visa. Pagdating ng araw na yon, kung sinong matitirang 5, yung lucky 5 ay siguradong may trabahong maganda na si Mama Weng mismo ang naghanap o nanghingi sa mga connections niya sa Macau. Umuwi ako ng bahay alas 4 pa lang at noon ay pinagkakaguluhan ng mga housemates ang bagong dating na babae. Siya si Ate Gina na siyang pinakamatanda. Dati daw siyang teacher dyan sa Pilipinas. Mataba siya at magaling magpatawa. Siya ang kumumpleto sa bilang na 20 o 20 na mga housemates. Agad kong napansin si Dario noon sa sofa, katabi niya si Glory, ang kulot at magandang housemate. Parang close na sila at iyon ay kaagad na nakasakit sa damdamin ko. Agad akong nagselos kahit alam kong wala naman akong karapatan para magselos. Matamis ang ngiti sa akin ni Dario noon. Pero hindi ko yun gusto. Hindi ko gusto yung masyadong pagkakadikit nila ni Glory sa sofa. Kaya hindi ko siyang nginitian. Sa halip ay nagkunwari ako na hindi ko siya napansin. Bandang alas 7 ng gabi ay nagpa-meeting si Mama Weng. Kasama ang 4 niyang mata. Sila ang mga mata ng bahay.
Kasama doon si Kuya Edgar na driver, si Chin Lee na isang Chinese na siyang hardinera, si Aling Rosel ang matandang tagabigay ng mensahe, at si Mang Dolfo na siyang katiwala sa buong bahay. Hindi mahilig magsalita si Mang Dolfo pero matalas daw ang kanyang mata at pandinig, pati ang pang-amoy. Binigyan kami ng tig-iisang t-shirt, kulay orange at may tatak ng pangalan namin sa harap at likod at isusuot daw namin yon ng 3 araw kapag nasa bahay kami. Bawal hubarin. Not unless maliligo. Noon nga nalaman ko ang mga pangalan ng mga kasama ko at na-memorize ko. Sa mga babae, si Anna, Cherry, Francesca, si Ate Gina, Glory, Imelda, Joan, Tina at Via. In alphabetical order yan. Sa mga lalaki naman, si Bonnie, si Darion, Edmund, Hero, Joshua, Leonard, Matt, Norwin, Reagan, at saka si Wawi. Sila ang mga lalaki at maliban kay Hero, lahat sila ay may itsura. Lalo na si Leonard na napakaputi, matangkad at gwapo talaga. Sunod si Reagan na kahit hindi masyadong maputi, ang lakas ng dating dahil well-trimmed ang kanyang katawan na pinaghirapan daw niya sa gym sa kanila noon sa Batangas. Hindi na si Darion ang pinakagwapo pero si Darion ang kakaiba dahil maganda ang pagkamoreno niya at ang pagkasingkit ng kanyang mga mata. Sa babae naman matingkad ang kagandahan ni Glory. Kulot-kulot ang mahaba niyang buhok na kulay light brown. Bagay sa kanyang flawless na skin ang kanyang buhok. Sumunod si Joan na napaka-slim at napakagaling mag-English. Maganda rin ang morena beauties na sina Tina at Via na parehong taga-Bataan. Maganda rin sana si Francesca pero medyo mataba kasi. Walang pinipiling araw ang eviction o pagpapalayas sa bahay. Kapag nakadisplay na ang picture mo sa malapad na pinto palabas ng garahe na kung tawagin nila ay houting, evicted ka na. Bubuhatin mo na ang bag mo at babay ka na. Maghahanap ka ulit ng transient na tirahan mo, bibili ka ulit ng pagkain mo at kung may natira pang araw sa visa mo, pwede ka mang maghanap ng trabaho. Kung wala na, syempre uwi ka na. Ang basehan lang naman ng eviction ay kung nasusunod mo ang mga patakaran ni Mama Weng sa bahay niya. Disiplina, ituring mong bahay mo ang bahay niya. Pakikisama, huwag mang away ng housemate. Magsipag, ito ay para sa bahay at sa duty sa trabaho. Oras, walang nililate sa pagpasok sa duty at pag-uwi ng bahay. Confidentiality. Huwag ipagsasabay sa iba ang tungkol sa bahay ni Mama Weng o kahit ano tungkol sa kanya. Ang karagdagang rule ang medyo nakakaloka. Pwede kang ma-in love o makipagrelasyon sa housemate pero bawal ang physical contact. Walang kiss, walang yakap, pati holding hands, bawal. Basta walang physical contact. Walang hidden camera sa bahay, pero may 4 na mata si Mama Weng, si Mang Dolfo, Kuya Edgar, si Chin Lee at si Aling Rosel. Sila ang makakakita at makakarinig na mga ginagawa namin sa bahay na siyang magiging basihan ng gagawing eviction tuwing alas 4 ng madaling araw. Yun daw ang oras na naglalagay si Mang Dolfo ng picture sa likod ng pintuan, papuntang garahe. Picture ng palalayasin sa bahay. Noong gabi ding yon ay may bisitang dumating matapos ang pamiting ni Mama Weng. Siya si Kuya Kiko na siyang kauna-unahang nakatanggap ng pinakamagandang trabaho mula kay Mama Weng noong nakaraang taon. Sa napakalaking poster sa dingding ng salas ay nasa gitna si Kuya Kiko. Parang siya ang grand winner. Supervisor na si Kuya Kiko noon sa Wynn Casino at nagkakamal na siya ng maraming pera. Dahil yon sa pagkapanalo niya sa mga task at challenges sa bahay noon ni Mama Weng.
Nagsalita din si Kuya Kiko noon at sinabi niyang magpakabait lang kami, maging malinis sa bahay at katawan, maging masipag, matutong magtimpi o magkontrol ng sarili, nakakasiguro na daw kami ng magandang trabaho sa Macau sa loob ng 20 days. 35 lang ako pero may mansion na ako sa Posrubo, sa Posrubio, Pangasinan. Makakaya nyo rin yan kung gusto nyo. 20 days lang naman, sabi pa ni Kuya Kiko noon sa amin. Marami sa amin nang na-inspire, syempre. Sa totoo lang, napakahirap maghanap ng trabaho sa Macau. Kaya hindi nakapagtataka kung lahat kami noon sa bahay ni Mama Weng ay nangangarap. Lahat kami noon ay nangangarap na mapasali sa Lucky 5. Ang Lucky 5 kasi sure na sure na may magandang mapagtatrabahuan sa Macau. Muli ako nag-duty sa Emperor nang sumapit ulit ang umaga. Hindi na ako naglibot pagkatapos ng duty ko. Mas gusto kong umuwi na lang ng bahay ni Mama Weng at nadatnan ko ang gulo sa bahay. Nawalan daw ng pera si Francesca at ang nawalang pera ay natagpuan sa mga gamit ni Imelda. Inaway ni Francesca si Imelda at pinatulan naman siya ni Imelda to the extent na nagsabunutan sila. Nag-refere ngayon si Glory na maganda, kaya siya nadamay sa away. Ramdam namin kinabukasan ay may ipopost na litrato ng housemate sa hoting o yung eviction door. Kami ni Norwin ang unang nakakita ng dalawang litrato. Litrato yon ni na Francesca at Imelda. Pagbalik ko ng bahay matapos ng duty ko sa Emperor ay wala na sina Francesca at Imelda sa bahay. Maraming tanong noon bakit si Francesca ay natanggal. Siya na nga ang ninakawan, matatanggal pa siya. Noon ay napapansin ko naman ang titigan ni na Glory at Darion. Kahit titigan lang nila ay nasasaktan ako. Pero nagulat ako nang may magsalita sa likuran ko. BF mo si Darion? Paglingon ko'y nakita ko ang gwapong si Leonard. Hindi, mabilis kong sagod. Kin-observing ako. O kin-observer ako, Lumin. Napapansin ko na lagi kang nakatitig sa kanya. Kung hindi mo siya boyfriend, I think gusto mo siya. Hindi, nagkakamali ka sa observation mo, Leonard. Sabi ko na lang pero hindi ko kayang salubungin ang titig niya sa mga mata ko. Kung hindi mo gusto si Darion, di siguro, baka pwede akong manligaw. May boyfriend ako, Leonard, nasa Dubai. Mabilis kong sagot, pero yun ay pinagsisihan ko rin matapos kong maisip na may iba naman si Arvin, si Tyra. Nasa Dubai naman pala. Sobrang layo ng Dubai dito, sagot ni Leonard. At bakit mo kasi ako liligawan? Bakit hindi si Gloria ang ligawan mo? Bagay kayo, sabi ko. No, hindi kami bagay kasi ayaw ko ng babaeng maputi. Gusto ko yung ganyan lang sa'yo. Katamtaman. Just perfect. And I really like you, Lumin. Lalo na kapag nakasimangot ka. Lalo kang gumaganda. Nakatingin ako noon kina Gloria at Darion sa salas. At parang ansaya ng kwentuhan nila. Okay, Leonard. Anong balak mo? Tanong ko. Ligawan ka? Sige, manligaw ka. Talaga? You mean, gusto mo rin ako? Narinig kong tanong niya. Noon ay naisipan kong sumakay na lang kahit ang sabi ko, sa itsura mo yan, Leonard, sa tingin mo ba may babae na hindi magkakagusto sa'yo? Talaga? Sagot niya sabay lapit ng kamay niya sa kamay ko pero inilayo ko ang kamay ko at tumayo ako. Bakit mo kahawakan? Di ba bawal ang physical contact? Tanong ko. Ay, oo nga pala. Buti na lang nasabi mo. Munti ka na tayong mapahamak. Nakangiting sabi niya habang nakaupo pa rin sa mga upuan sa dining room. Pero ako'y nakatayo na. Paglingon ko sa salas, nakatingin sa akin si Darion. Walang expression sa mukha niya. Iniwas ko ang tingin ko sa kanya. Tumitindi na kasi noon ang selos ko sa kanilang dalawa.
ni Glory. Kinaumagahan ay maaga ulit ang nagising at inaasahan kong si Norwin ang magigisnan kong nagluluto ng almusal sa kusina, pero nagkamali ako. Si Darion ang nakita kong nagpiprito ng pork chop. Good morning, bati niya sa akin pero hindi ko siya sinagot. Na-conscious ako bigla sa gusot-gusot kong buhok kaya bumalik ako sa kwarto namin at nag-shower na lang ako. Pagbalik ko ng kusina after kong magbihis, nandun pa rin si Darion. Hindi mo ako tinulungan sa pagluluto. Baka ma-evict ka, nakangiting biro niya. Kain ka na, dugtong niya. Si Norwin, may sakit. Hindi makaka-duty kaya ako muna nagluto. Hindi ako sumagot. Nagtimpla ako ng kape kasi yun ang paborito kong partner ng pochak. May kasalanan ba ako, Lumin? Narinig kong biglang tanong niya. Hindi ko siya pinansin. Nagmadali akong kumain nang makita ko si Kuya Edgar sa salas. Siya kasi ang maghahatid sa akin sa Emperor. Hanggang alauna lang ang duty ko sa Venetian. Baka gusto mong mamasyal. Mamaya, 1 p.m. Narinig kong sabi ni Darion. Ewan ko, bahala na. Sagot ko pero nakangiti siyang nakatitig sa akin. Hintayin kita sa putol. 1:30, sabi niya. Nag-duty ka ako noon at lumabas din ako ng salas o ng alas 9 pero nakasabay ko si Angela na regular na housekeeper na sa Emperor. Palabas na rin siya doon pero sabi niya ay dadaan daw siya sa friend niya dahil may libreng wifi doon sa friend niya. Pwedeng maki-internet din, sabi ko. Sure, kabayan, ikaw pa. Subama nga ako kay Angela at nung makarating kami sa resto kung saan nagtatrabaho ang kaibigan niya, ay ipinahiram niya sa akin ang netbook niya. Ako pa talaga ang pinauna niya. Binuksan ko kaagad ang Facebook ko at agad akong nag-view sa Facebook ni Arvin. Nabasa ko ang message ni Tyra sa mismong wall ng Facebook ni Arvin. Tandang-tanda ko pa ang message. Ang sabi niya, hindi mo na ako kayang saktan. Manhid na ang puso ko sa mga pasakit mo. Kaysa magalit ako sa'yo, mamahalin na lang kita sa paraang gusto ko. Naintriga naman ako sa post na yun ni Tyra na ilang minuto pa lang niyang naipopost sa wall ni Arvin. Hindi online si Arvin noon kaya't alam kong hindi pa niya nababasa yon. Sigurado ako na para yun kay Arvin dahil sa wall mismo ni Arvin yun na ipos. Kaya lang, naisip ko rin bakit sa wall? Bakit hindi na lang sa private message? Pang 10 umaga namin sa bahay ni Mama Weng, kami ulit ni Norwin ang nakakita ng dalawang litratong nakadikit sa pinto. Pictures ni na Cherry at Edmund. Nagtaka kami ni Norwin noon kung anong violation ng dalawa. Pumasok kami ni Norwin bago mag-alas 5 at pagbalik ko ng bahay nung pasado alas 9, wala na sina Cherry at Edmund. Walang nakakaalam ang dahilan kung bakit sila napaalis. Ganon din sa dahilan kung bakit natanggal din si Francesca na siya na nga ang pinagnakawan ng pera. Napapailing na lang kami noon kasi malaking katanungan sa amin yung mga dahilan ng eviction. Pero mas nakapagtataka noong picture ni Joshua ang makagisnan namin sa pintong kung tawagin ay Houting. Tulog pa si Joshua noon kaya't hindi na namin natanong kung anong kasalanan niya. Pagkatapos ng duty ko sa Emperor ay nagmadali akong makauwi kaya't diretso ako sa nakaparking na shuttle bus pero may humarang sa dadaanan ko. Si Darion. Natigilan ako kasi may dala siyang bulaklak. For you, sabi niya. Tinanggap ko ang bulaklak pero malaki ang pagtataka sa isipan ko. This time, siguro sasama ka na sa akin sa pamamasyal, sabi niya. Hindi ko siya sinipot kasi sa putol nung una siyang magyaya. So pinagbigyan ko siya kahit sa totoo lang ay may pagtataka sa isip ko kung bakit ako ang gusto niyang makasamang mamasyal. Pwede rin naman si Glory kasi bakante rin siya. Tsaka bakit siya ako binigyan ng flowers? Napapangiti na lang ako noon kasi hindi ako makapaniwala sa iniisip kong baka may gusto siya sa akin.
hindi ako kagandahan kumpara kay Glory o kay Joan. Nakakatawa, di ba, Lumen? Magkasama tayo sa isang bahay pero sobra kitang namimiss. Narinig ko pang sabi niya, hindi ako komportable sa tutumbukin ng usapan kaya binago ko ang topic. Bakit daw na-evex si Joshua? Tanong ko. Hindi ko alam. Walang nakakaalam. Ako baka bigla na rin akong ma-evex ng hindi ko alam ang dahilan. Pero bago pa mangyari yan, Lumen, bago pa tayo magkahiwalay, may gusto akong sabihin sa'yo. Tumigil sa noon sa paglalakad siya kahumarap sa akin, diretso sa mga mata ko ang titig niya. Mahal kita, Lumen. Mahal na mahal kita. Gusto kong malaman mo yan habang hindi pa huli ang lahat. Noong sumunod na umaga, pagkagising ko ay madilim sa kusina. Ikalabing apat na araw na namin noon sa bahay ni Mama Weng at nung madaling araw na yun ay wala si Norwin na siyang nakasanayan kong nakakagisnang nagluluto. Noong iswitch ko ang ilaw, ay nabigla ako nang makita ko ang pitong magkakatabing litrato sa pinto, as in pito. Sobra ang pagkaba noon, pero agad din ako na-relieve nang makita kong wala doon ang litrato ko. Wala din doon ang litrato ni Darion. Sina Glory, Norwin, Tina, Via, Reagan, Matt at Wawi ang mga litrato sa pinto na mai-evict na. Sobra na ang pagtataka ko noon kung bakit bigla at kung bakit ang dami nila. Ang natira na lang ako, si Anna, si Ate Gina, si Joan, sa mga babae, sa mga lalaki, si Darion, Bonnie, Hero, Leonard. Sinikap ko rin magluto ng breakfast para sa lahat ng umagang yon kahit na mag-isa lamang ako. Kahit nahirap ako kasi nakakalito na yung mga nangyayaring eviction. Lahat kami nagsisikap na huwag matanggal. Lahat nagsisipag at nagpapakabait pero bakit may natatanggal pa rin? Matapos akong mag-duty ng umagang yon ay nagmadali akong umuwi. Yun ang mahirap ng madaling araw umaalis, laging excited umuwi upang makibalita. Pero paglabas ko ng hotel ay may humarang sa akin si Darion at may dala na namang bulaklak. Noon ay pinagsabihan ko na siya. Wala ka pang trabaho, bili ka ng bili ng bulaklak. Mamay maubos ang pera mo, baka ma-evict ka pa. Uuwi ka ng luhaan sa Pilipinas. Sabi ko pero ngumiti lang siya sa bahila sa kamay ko upang tumakbot habulin ang papaalis na shuttle bus papuntang Pierre. Hindi nila ako nagtanong dahil alam kong sa pasyalan na naman ang punta namin. That time ay dinala ko ni Darion sa Grand Prix. Isa yon sa dinadayo sa Macau. Karera ng mga kotseng mabibilis. Maghapon ulit kami ni Darion sa labas. At nung pauwi na kami, tsaka nagbalita si Darion. At ang sabi niya, may nomination mamayang gabi. Bukas, dalawa ulit ang matatanggal mula sa gagawing nomination. Isang babae, isang lalaki. Siyam na lang tayo, di ba? -2. Tapos, 7 na lang bukas. Siguro matatanggal na ako, sabi ko. Bakit ka naman matatanggal? Baka lang, sagot ko. Naramdaman ko ang biglang paghawak ni Darion sa kamay ko. Hinayaan ko lang siya. Gusto ko naman kasi yun eh. Ramdam ng puso ko ang pag-ibig para kay Darion. Hindi ko lang masabi dahil hindi pa kami break ni Arvin. Alam mo yung tipong parang nalalandian ako sa sarili ko kung papatol ako sa iba kahit na wala pang closure ang relasyon ko kay Arvin. Basta, kahit anong mangyari, Lumen, tandaan mo, ikaw ang bumuhay ulit sa puso ko. Kinabukasan ka puso, ako ulit ang kauna-unahang gumising. Madilim sa kusina pero nag-pause ako sandali bago ko ibinukas ang ilaw.
Si Leonard ang isinulat ko sa papel ko noong nomination ng gabi. Sa babae naman, si Anna. Ang rason ko, feeling ko madali siyang makahanap ng trabaho sa labas, si Leonard, ganun din si Anna. Sipag lang naman talaga ang kailangan nila, hindi nila kailangan ng swerte. Huminga pa ako ng malalim bago ko pindutin ang switch ng ilaw. Kapag kasi nagliwanag, makikita ko na kung kaninong picture ang nasa pinto. Sandali pa ako napangiti nung maalala ko ang ibig sabihin nung hoting. Naitanong ko sa isang Chinese na katrabaho ko sa Emperor, likod pa lang ibig sabihin, puwet. Noon ay pinindot ko na ang ilaw pero hindi ako direktang tumitig sa litrato, sa mga litrato na nakadakit sa hoting. Pero sa sulok ng mga mata ko, nabanaag ko na isang babae at isang lalaki ang nasa picture. Okay, sabi ko sa sarili ko, sabay lingon ng diretso sa mga litrato. At iyon ang kauna-unahang pagkakataon na lumuha ako ng umaga. Oo, napaluha ako dahil litrato ko ang isa doon. Ibig sabihin, ako ang isa sa dalawang may pinakamaraming nomination points kagabi. Si Hero ang kasama ko. Empake na. Narinig ko ang boses ni Mang Dolfo mula sa kabilang kwarto na noon ay humakbang talapit sa akin. 15 minutes, Lumin. Bilisan mo at huwag kang mag-iingay. Wala kang kakausapin kahit sino maliban sa aming limang staff. Hindi ka na dapat mag-shower o maligo. Bilin niya. Sinunod ko na lang siya. Binilisan ko mag-impake ng gamit ko. Noong bitbit ko na ang trolley ng trolley bag ko ay napatitig ako sa pinto ng kwarto ng mga lalaki. Umasa pa talaga akong makikita ko si Darion. Pero yon ay hindi nangyari dahil ang sumunod kong nakita ay si Kuya Edgar na driver. Sumakay ako sa kotse pero alam kong hindi na yon papuntang Emperor. Goodbye, Darion. Bulong ko na lang sarili ko kasabay ng pag-agos ng luha sa mata ko. Hindi lang naman kasi ang paghihiwalay namin ni Darion ang nakakalungkot kundi ang katotohanan ng wala akong napala sa pagpunta ko ng Macau. Uuwi ako ng Luhaan. Mabuti na lang at hindi alam ng parents ko na nag-abroad ako. Si Mo na lang ang nakakaalam at pwede ko naman siyang sabihan na huwag niyang sasabihin kahit kanino na nag-abroad ako. Pero hindi ako nakahanap ng trabaho. Sabi ko okay lang. Tatanggapin ko na lang. Hindi sinasakot ni Kuya Edgar mga tanong ko habang nasa biyahe kami. Bawal daw siyang magsalita, pero isa lang nasabi niya. Huwag daw akong mag-alala. Pumasok kami sa border ng China. Tinatakan ulit ang passport ko. Then nagbiyahe kami sa Guangdong at makaraan ng kulang isang oras, ay pumasok ang kotse sa isang napakalaking gate. Binitbit ni Kuya Edgar ang trolley bag ko. Bumukas ang pinto ng malaki at magarang Chinese house. Malakas ang kabog ng dibdib ko at parang hindi ko maihakbang ang mga pa ko. Pero nakaramdam ako ng relief nang makita ko kung sino ang babaeng nakangiting nagbukas ng pinto. Si Imelda. Siya yung housemate na napagbintangang nagnakaw ng pera ni Francesca. Patakbo akong lumapit sa kanya pero gaya ni Kuya Edgar ay ayaw ding magsalita ni Imelda. Inakay niya ako sa kusina kung saan may nakahanda ng pagkain. Sabay kami nag-almusal pero ayaw niyang sumagot ng kahit na anong tanong ko. Nung matapos akong kumain ay inakay ulit niya ako sa isang kwarto kung saan nabungaran ko si Mama Weng. Magandang umaga sa iyo, anak. Nakangiting bata ni Mama Weng sa akin. Good morning po, sagot ko naman. Sa ibabaw ng mesa niya ay nakita ko ang cellphone ko.
Umupo ka. At simulan mo nang magtanong ng mga bagay na alam kong kanina mo pa gustong malaman. Ako lang ang makakasagot sa lahat ng tanong mo, sabi niya. Noon kapuso ay magaan na ang pakiramdam ko. Wala nang takot. Alam kong mabait si Mama Weng at wala akong dapat ikatakot. Sa bahay ni Mama Weng sa Guangdong na ako nagbihis. Pagkatapos ay sumakay ulit kami sa kotseng minamaneho ni Kuya Edgar pero kasama namin si Imelda. Binigyan ako ni Mama Weng ng 1,200 patakas at ang suot kong damit, sapatos at bag ay bigay din ni Mama Weng. Mamahaling bestida yun na kulay black, pure black. Noon ay kaagad naman akong kinuhanan ng litrato ni Kuya Edgar. Pinag-post niya ako sa harap ng bahay ni Mama Weng. Bumalik kami ng Macau para mag-enjoy, mag-relax mamasyal. Yun daw ang unang reward sa mga na-evict. Nalaman ko din mula kay Mama Weng na sa lahat ng na-evict ay sina Francesca, Edmund at Cherry lang ang talagang natanggal na walang napala. Yung may pitong natanggal, yung grupo ni Gloria at Norwin, kaya sila na-evict ay dahil may mga trabaho na sila. Naging successful sila sa paghahanap. At ako may trabaho na rin naghihintay sa akin dun mismo sa pinag-trainingan ko sa Emperor Palace. Pero pinafinalize pa ni Mama Weng ang mga documents ko noon kaya relax-relax lang daw muna kami. Si Imelda, ang sekretary ni Mama Weng sa mga negosyo na ito sa Guangdong. Yung pagkawala kunwari ng pera ni Francesca, planted pala. Ang kumuha ng pera talaga niya na naglipat sa gamit ni Imelda ay si Mang Dolfo. Kaya lang masyadong naging masasakit ang mga salata ni Francesca noon, kaya siya ang natanggal. Noon ko na nakilalang mabuti si Mama Weng. 2 taon na raw siyang tumutulong sa mga Pinoy na naghahanap ng trabaho sa Macau sa ganong paraan na parang Big Brother. Wala daw kasi silang anak ng asawa niyang Inchik. May depresyon daw si Mama Weng sa matris, kaya para makatulong sa mga kababayan niyang ituturing niyang anak ay ganon ang ginagawa niya. Tinatanggal niya ang mga may masasamang ugali at itinitira ang mga dapat matulungan. Mas maraming nag-nominate kay Hero kaysa sa akin. Si Mang Dolfo ang naghatid sa kanya sa bahay nila sa Macau. Ang asawa ni Mama Weng ang bahala kay Hero. Ipapasok daw siyang security guard. Naging bahagi ng kwentuhan namin ni Imelda sa kotse noon si Darion noong nasa biyahe kami papuntang Macau. Base yun sa kwento ni Ma'am Weng. Ang bagay na yun kapuso ay ikinalungkot ko. May girlfriend daw si Darion sa Macau at ang babaeng yun ang dahilan kung bakit bumalik si Darion ng Macau. Ikaw lang yata ang hindi na i-interview eh. Yung iba laging pinapatawag ni Mama. Ganito ang comment ni Imelda nung mapansin niyang wala akong kaalam-alam sa mga pangyayari sa bahay. Kaya alam namin ang tungkol sa bawat housemate, pati sa mga pampersonal nilang buhay. Alam mo, buti hindi ka kumagat doon sa panliligaw ni Leonard. Kung kumagat ka, noon ka pa sana natanggal. Kwento pa sa akin ni Imelda. Bakit? Tanong ko. Tumawa naman si Kuya Edgar. Pamangkin ni Mama Weng si Les. Pamangkin ni Mama Weng nyo si Leonard. Panggulo lang yun sa bahay, sagot niya. Pero girl, tama ba ang observation nila na ikaw daw ay in love kay Darion? Ito ang sumunod na tanong ni Imelda na hindi ko nasagot kaagad. Huy, in love ka ba kay Darion? Untag niya sa akin sabay kalabit. Sagot ko naman, sana, kaso may girlfriend naman pala siya dito. Malungkot kong sagot kasabay ng paggapang ng galit ko kay Darion.
Hindi kasi naikwento sa akin ni Darian ang tungkol dun sa girlfriend niyang siya palang reason kung bakit siya bumalik ng Macau. Madaya siya. Sabi ko pa pero nakangiti pa rin si Imelda bagay na ipinagtaka ko kung bakit. Yun pala, noong makarating kami sa San Malo Park sa Macau, ay naghihintay na sa amin si Darion at nang makita niya ang kotseng sinasakyan namin ay kaagad sumilay ang matamis na ngiti sa labi niya. Tinapik ni Imelda ang likod ko tsaka niya sinabing, "Enjoy your day, girl. You deserve this." Pagbaba ko ng kotse at paghakbang ko palapit kay Darion ay may napansin akong kumislap na flash ng camera. Paglingon ko, nakita ko si Kuya Edgar na may hawak ulit ng kanyang DSLR camera. Naramdaman ko ang paghawak ni Darion sa kamay ko, tapos umakbay siya sa akin. Ikinawit ko naman ang kamay ko sa bewang niya at pumose kami sa harap ni Kuya Edgar. Pagkatapos noon ay iniwan nila kami. Kailangan daw namin ng privacy, sabi ni Imelda. Noon nga ay marahan kami naglakad ni Darion sa park. Narinig ko siya nagsalita. Ang sabi niya, "Second day pa lang natin sa bahay. Alam mo ba, evicted ka agad ako." Narinig kong sabi niya nung naglalakad kami sa park. Napalingon ako sa kanya. Na-hire na ako sa Wynn Casino, sa restaurant. Pero hindi ko pinatulan kasi gusto ko pong manitili sa bahay para makasama pa kita. Kinausap ko lang si Mama Wing na huwag muna niya akong ibigay. Bakit mo ginawa yon? Sa bagay, nasa top 7 ka na, sabi ko. Sabi ko nga, gusto pa kitang makasama. Bakit ba hindi ka naniniwalang mahal kita? Kasi, pakiramdam ko hindi tayo bagay, tsaka nalaman kong may girlfriend ka dito. Kaya ka daw bumalik dito dahil sa kanya. Ex-GF ko na siya. Si Catherine. Wala na kami. Totally. At saka hindi na magiging kami. Natatandaan mo ba, Lumin, nung una tayo magkita? Nung may mahulog na pera sa wallet ko. Nung dinukot ko ang picture ni Catherine para punitin. Umiiyak ako noon pero humingi ako ng sign sa Diyos na sabi ko kung sino mang babaeng makikilala ko, agad-agad, siya ang makakatulong sa akin para makamove on. Siya ang mamahalin ko. Then ikaw. Ikaw ang nakilala ko. Kaya mo pinipilit ang sarili mo na mahalin ako, ganun ba? Lumin, hiniling kita sa Diyos. Sagot niya. Noon ay umupo ako sa ibabaw ng isang magarang upuan sa park. Tumabi siya. Hindi ko siya tinitingnan. Lumin, mahal kita. Darion, ganun ba kadali para sa'yo? As in, ganun talaga kadali para sa'yo yung pag-ibig? Hilingin mo lang tapos kung sino makikita mo sa kalsada, siya na. Hindi ganun kadali, Darion. Ang pag-ibig sa tingin ko, humihiling ng habang buhay. Alam mo yun? Yun ang sabi ko, kaya lang bigla siyang sumabad sa akin. At ang sabi niya, "Hindi ako marunong sumuko, Lumin. Nakarating ako dito sa Macau kahit alam kong hindi sigurado ang buhay. Pati sa pag-ibig ko sa iyo, makikipagsapalaran ako at naniniwala ako, magtatagumpay ako." October 28, 2011 nung tanggapin ko ang pag-ibig ni Darion. Nasa putol kami noon, marami kami. Mga bagong kaibigan, katrabaho, kaboardmates, at mga dating kasama sa bahay ni Mama Weng. Naging saksi sila sa pagsagot ko kay Darion. Naging friends na sila ni Catherine, ang kanyang ex na nagtatrabaho sa flower shop sa Red Market. Doon pala kumukuha ng bulaksak si Darion. Yung mga flowers na ibinibigay niya sa akin,
doon niya kinikuha. Sinagot ko lang si Darian nung i-add ako ni Tyra sa Facebook niya at nagkaroon kami ng communication at siya mismo ang umamin sa akin na may relasyon na nga sila o may relasyon pa rin sila ni Arvin. Sabi pa ni Tyra, hindi raw maganda ang takbo ng relasyon nila kasi nga ako daw ang mahal ni Arvin at may promise daw si Arvin sa akin. Nag-message din ako sa Arvin, kay Arvin noon. Breakup message. Hindi ko na masyadong pinag-isipan ang message na yon. Basta ang alam ko, dapat ko na siyang i-break dahil nagawa niyang magtaksil sa akin. Brinake ko siya, tsaka ako sinagot si Darion. E di ayos. Walang problema. Sa ngayon ay engaged na kami ni Darion. We love each other so much, kaya lang gusto pa naming magtrabaho at mag-ipon pa para sa aming future. Nung una, masipag ako mag-post ng mga bago kong picture sa Facebook kasi gusto kong gantihan si Arvin. Natupad ang plano kong maglagay ng magaganda kong pictures para i-like niya. Lahat ng pictures ko nila-like niya. Kaso nga lang, hindi okay yun sa aking mahal na si Darion. Ayaw daw niyang masyado akong public, kaya yon pinatago niya sa akin ang mga pictures ko. Well, he's my boss and mahal na mahal ko siya at saka sa tingin ko tama naman siya. May blessing din si Darion sa pag-share ko ng aking story, kaya nga lang, siya mismo ang nakialam sa aking Facebook para itago daw ang mga dapat itago. Happy po kami ni Darion at kontento ako sa buhay ko dito sa Macau. March 2013 pa ako uuwi pero babalik din ako because I really love it here. May pamilya din kasi ako dito kung saan si Mama Weng ang aming mahal na ina. Hanggang dito na lang po at pakibati na lang po ang mga ka-roommates kong sina Iva at Janice na kasama kong nakikinig lagi sa inyong programa sa pamamagitan ng internet. Thank you po and God bless. Very sincerely yours, Lumine.